Ito po muli ang inyong diesel doctor. At sa umagang ito ay maipapakita akong isang pamamaraan kung paano natin lulutasin ang sularinin sa paghahalo ng diesel sa ating langis. Ang ating pong injection pump ay isang PT type injection pump, P type injection pump, at ito po ay injection pump ng isang Cummins 6EP. Problema po nito ay mahalo po ang langis sa kaprudo sa langis. Gagawin po natin ay papalitan po natin ng plunger block o ring. Okay. Narito po, nasa number 3 na po tayo. Patatanggalin po natin ang nut ng plunger block. At ganoon din po ang kabila. Kaya nito. Yan po. Tapos po ay i-observe po natin yung seam para hindi siya magkapalit-palit. Yung iba po ay hindi masyadong maselan tungkol dun sa seam ng ating plunger block. Pero tayo po ay maselan po tayo sa seam ng plunger block. Ayaw po natin na nagkakapalit-palit yung seam ng plunger block dahil alam po natin na ito ay importante dahil ito po ay nagsisilbing pre-stroke ng ating injection pump. Para po maiwasan natin yung mas maraming trabaho, magsusukat pa tayo ng pre-stroke, ang gagawin po natin ay pag-iwa-hiwalayin po natin o kung saan natin tinanggal ay doon po natin muling ibabalik ang ating shim o yung pong ating pre-stroke shim. Ito po, gaya po nito, tatanggalin po natin ang plunger block, tapos at saka po natin siya papalitan ng o-ring. At narito po ay tinatanggal po natin ang pre-stroke shim. Narito po, kung ito po ay kinuha dito sa side na ito, dito ko rin po siya ilalagay. At ang isang pre-stroke shim po ay narito, dito po siya ilalagay. At mamaya po ay doon din natin siya ibabalik. At kung pwede na po natin tanggalin ang ating plunger block. Ayan po. Nagunod na po natin ang ating plunger block. Dahan-dahan po tayo para wala pong malaglag na dumi doon sa loob. Narito na po ang ating plunger block. At makikita po natin ang ating o-ring. Nakita po ninyo, sunog. Yan, kung makikita po ninyo, ang ating o-ring ay talagang lilik po siya. Dahil siya po ay sira, sunog, at parang nag-init po siya. Yan, kitang-kita po natin. Yan po ang mga ebidensya natin na maaaring sabihin na talagang maglilik po siya. Yun lang po. At pagkatapos po nito, mating mapalitin ang ating mga ay maingat po natin muling ibabalik gaya ng ating pagkakatanggal. Matapos po yan ay kinakailangan po nating isalang sa ating calibrating machine para mapagpante-pante po natin ang kanyang delivery. Katapos po nun ay nakagawa tayo ng isang mixing procedure na kung paano natin isosolve ang paglilik po ng ating presentation po ng fuel at ng engine oil. Para po sa isang inline injection pump, P-type injection pump po ito. Ang ipinaliwanag ko po kanina ay kung paano po natin papalitan at paano po natin i-resolve ang paghahalo ng diesel sa engine oil ng isang Cummins 650 engine. Natapos na po natin palitan ng mga o-ring ang ating plunger block at ating pong ililipat ang ating machine, ang ating injection pump dito sa calibrating machine. Matapos po natin ilagay ang kanyang drive para makonekta sa machine, ay ipifix na po natin ang mga tubo para itest na po natin siya. Ito po ay isang electronic governor. Ito po, nakabukas po ang ating electronic governor. Okay. At ito po ay pwede natin supplyan ng voltage dito kung mayroon po tayong variable voltage simulator na
kayang bypass galaw ng ating electronic governor. Ang voltage po natin kailangan ay 5 volts to 8 volts. Yun po. So, susupplyan po natin. Kung halimbawa po at wala tayong electronic simulator, ay po pwede po nating tanggalin ang takip at po pwede po nating manually na itulak ang ating coil. Ang ating field papuntang coil. Ayun po. Para mag-deliver po ang ating injection pump. Pare ko po. Nakakabit na po ang ating mga tubo at ready po tayong magpandar ng ating machine. At gusto ko lamang pong ipaliwanag, ang type ng injection pump na ito ay P-type. Ang adjustment po ay dito. Luluwagan po natin itong dalawang tornilyo na ito. Ito po. Pagkatapos po nating luwagan yan ay pwede po nating itulak gaya nito, pakaliwa or pakanan. Sa kaso po nito ay pag itinulak po natin sa gawing kaliwa ay mag-a-adjust po more delivery. At pag ito po ay itinulak natin papunta sa kanan ay less fuel delivery. At mapapansin po natin ang ating plunger block ay slotted po ang kanyang butas. Kaya po pwede nating i-adjust to more delivery and to less fuel delivery. Ganun po ang pag-a-adjust po natin kung paano ina-adjust ang isang P-type injection pump. Okay, narito po at ating pong papaandarin ang ating machine at para makita po natin ang kanyang delivery at kung paano ko po paandarin ang ating electronic governor ng walang supply voltage ng 5 to 8 volts. Narito po, papaandarin po natin siya. Ayan po. At kumakikita po ninyo, pagkutulang po ang ating governor ay i-deliver po siya. Kasi gaya po ito. Nakita po ninyo, yan o. I-deliver na po siya. Kahit wala po tayong supply voltage or voltage simulator na which ranges from 5 to 8 volts ay po pwede po natin buksan ang ating governor at manually po natin itulak ang ating coil ang field papuntang coil side para po siya ay mag-deliver. Gaya po ng ginawa natin, ayan po, nag-deliver po siya nung ating itinulak. Ayan po ang kanyang delivery. Okay. Pwede po rin nating i-check ang kanyang actual delivery kung maglalagay po tayo ng isang injector. At mati-check din po natin ang kanyang cut-off. Isang pamamaraan po ng pagka-calibrate ng isang electronic governor kung wala po tayong simulator or variable voltage simulator. Okay, sana po ay kahit pa paano ay nakapagbigay kami ng konting kaalaman sa inyo para po dun sa mga baguhan, para po dun sa mga eksperto ay kabisado na po nila ito. Pero ito po ay ginagawa natin para dun sa ating mga baguhang technician na nag-aspire na maging injection pump calibration technician bilang parugtong po ng ating pag-aaral sa mga electronic injection pump, electronic injectors. Ito po ay isang electronic governor lamang. Kung pwede po natin i-calibrate kahit po wala tayong electronic variable simulator. Maraming salamat po sa inyo at sana po ay ipagpatuloy ang ating pag-follow, pag-subaybay at panonood ng ating mga video at mga upload sa ating YouTube channel na The Diesel Dr. PH.
para lang sa inyo lahat.